Hello mga guys, good morning, good morning, good morning na naman sa inyo mga guys. Ayan mga guys, welcome again for our daily vlog mga guys. Ayan mga guys, meron ako dito sa aking kamay mga guys. Nakita ko dito sa paligid namin mga guys. So eto mga guys, so, kilala nyo ka na to mga guys. So gumagalaw na stick mga guys. So hindi na to common kasi sa atin ngayon kasi hindi na to... Anong tawag dito? Hindi na to masyado nakikita ngayon sa atin mga guys. Ayan mga guys, kikita nyo mga guys. Oh. Oh, gumagalaw yan mga guys. Stick yan mga guys. Oh. Naglalakad-lakad na stick mga guys. Oh, toothpick. Gumagalaw na toothpick mga guys. Nakita ko dito mga guys. Sa update tayo mga guys, dito mga guys, dito sa may manok natin mga guys. So makikita nyo dito, ito yung mga, ano ko, yung mga chikiril mga guys. Tapos, ayan sa baba may nga guys, sineparate ko siya kasi naputol na yung paa niya mga guys. So, kita mo, paa mo matik-tik oh. Ayan o, oh, kita nyo ba yung paa niya? Naputol na mga guys kasi tinutuka ng mga kasama niya mga guys. Iwan ko pag may dugo kasi parang nasasarapan sila sa dugo so tinutuka nila. Tapos nilipat ko na yung broiler ko mga guys dito sa kabila mga guys. Ayan na sila mga guys, yung mga broiler ko mga guys. So, dito maluwag-luwag na yung area nila kasi doon sa brooding natin mga guys. Napakasikip mga guys. So nilipat ko sila dito. First night nila kagabi so okay naman sila. Medyo malalaki na sila mga guys no? Pang 2 weeks na nila ngayon. So 2 weeks, malapit na mag 3 weeks mga guys. So mga malalaki na talaga mga guys. Napakalaki ng diferensya mga guys doon sa ano natin, black astrolope natin mga guys. Na ano, na inaalagaan din. So dito yung sa brooding area natin, yung naiwan dito mga guys. Ayan mga guys, so may ilaw. So ang ginagamit ko ngayon na ilaw na mga guys is yung white na lead mga guys kasi pang anong tawag nito safe sa kuryente mga guys. So, ayan mga guys, dito yung black astrolope natin mga guys. Ayan, yung magtago. Ayan o oh. Yung mga black astrolope natin mga guys oh. So malaki talaga diferensya nung ano sa broiler natin mga guys. Siguro yung weight nila tapos yung size nila mga guys is na siguro mga triple yung laki ng broiler natin dito sa black astrolope natin mga guys. Pero healthy naman yung astrolope dito. Dito naman sa kabila mga guys, ito yung quail natin mga guys. So makita ba? Maklaro ba? So yung mga quail mga guys, talagang nag-change na talaga yung ano nila, yung balahibo nila mga guys. Halos lahat sila mga guys. Yung yellow natin na mga sisiyo mga guys naging puti na mga guys no? Mapakita ko, babalik ka rin ko yung camera mga guys. Okay mga guys. So ayan mga guys yung mga sisiyo natin mga guys. So yung mga puti talagang nag-change na yung kulay nila mga guys. Naging puti na. Tapos feeling ko mga guys pwede na ma-distinguish o pwede na natin makilala dito sa mga kulay brown. Brown ba? O itim. Itong mga itim na quail natin, pwede makilala yung mga male and female natin mga guys na magkuha tayo dito na male mga guys, wait lang, kuha tayo ito mga guys parang eto. Ayan mga guys, feeling ko itong feeling ko lang mga guys ha kasi meron siyang ganito ganito, ito yung black spot mga guys, pagdadami pa yan sa dibdib niya mga guys, babae ito mga guys, ayan o oh. Babae ito na ano na quail mga guys. So hanap tayo ng lalaki mga guys. Ito lalaki eh magtalon mga guys. Eh ayaw magpahawak mga babae ka kasi. Huwag ka dito. Ewan ko babae ba to, lalaki ba to. Ito naman mga guys yung parang plain lang siya mga guys yung dibdib niya mga guys. Oh. Lalaki ito mga guys. Lalaki ito na quail mga guys.
So, para kung may spot sa dibdib, yun yung nakita ko sa pag-research ko mga guys eh. Yung may spot sa dibdib na yung ganyan na kulay mga guys, yung ganito na kulay na mga quail mga guys, oh. Babae, pag mero medyo wala siyang spot, malinaw na may di, ano ba yung tawag niyo, medyo brownish yung dibdib niya. Lalaki daw yan mga guys. So, medyo makilala na natin yung lalaki sa babae, male and female natin na quail mga guys. Pero itong mga puti mga guys, parang ang hirap kilalan kasi walang spot yan, puti yan mga guys. So, parang ang sinabi doon sa research mga guys, yung pag-research ko sa Google, dapat pag ready to lay na sila, saka mo makikilala ang lalaki sa babae dito sa mga puti natin na quail mga guys. So, ayan mga guys, so, na medyo lumaki na talaga sila mga guys. Tapos naging healthy naman lahat yung naiwan natin na mga quail dito mga guys. Tapos enjoy sila dito kasi medyo maluwag-luwag na yung brooding area natin sa kanila mga guys, feeding area. So, nga pala, di ko pa talaga natapos itong ating design sa cage natin kasi di pa ako nakabili ng ano tawag nito, ng screen mga guys, no? Meron akong prospect na bibilhin na screen. Siguro ito, magagastos ko dito, nasa 600 lang siguro mga guys. Kasi yung screen, by meters mga guys, may nakita ako na steel screen mga guys yung gagamitin ko. Kasi tag 89 pesos lang yung per meters niya mga guys. So, mga 6 meters siguro, pang sahig lang. Yung pang dingding natin, tapos yung ilalagay natin dito sa taas niya, dito sa baba, oh, sa taas ng... Kasi double layer yan, tulad ng sinabi ko. So, mga kawayan lang din. So, tipid tayo mga guys. Kasi wala tayong malaking puhunan na pang startup ng business natin. So, tipid tips. Kawayan, 400 pesos. Kahoy, yung mga tira-tira dito na kahoy, libre na mga guys. 400 plus 600 na screen. Wala na guys. Ayos na. Tornilyo na lang kulang. At saka yung cable tie mga guys. Okay na mga guys. Yung para sa... cage ng ating ready to lay na mga quail mga guys. So ito yung black astrolock natin. May iniwan ako dito na disabled na broiler mga guys kasi yung paa niya hindi niya masyadong malakad mga guys. Ewan ko, parang sa birth yata yan or this anong antaw no, parang na hindi maayos yung pag-develop ng paa niya. So dito lang sila para maalagaan ng maayos. Tapos yung tubig, vitamins, parehas lang din sila dito sa quail natin mga guys. So ayan. Okay mga guys, so yun ang ating update ngayong araw sa pag-aalaga ng ating mga backyard lang na pagmamanok at saka pag-quail mga guys. So ayan mga guys, kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, pakiclick na subscribe parang dito mga guys o dito sa kabila mga guys. So click mo mga guys, click mo na din yung bell button para ma-notify ka pa sa susunod natin na video mga guys. Shoutout nga pala kay Manang Gutay Shetty, tapos shoutout din sa kay Sir Juby, yung channel niya is GMTV 86 mga guys. Shoutout kay Noini, yung channel niya is Bisaya Show PH mga guys. So ayun mga guys, stay safe ka lang dyan sa inyo at saka God bless, magandang buhay sa inyong lahat. Bye bye.